Progresibo ang alam ni Yahweh. Nasusulat, kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Genesis Kapitulo 18 Versikulo 20 hanggang 21. Mababasa natin na katakot-takot daw ang sumbong kay Yahweh patungkol sa Sodoma at Gomora. Kaya naman, bababa daw siya para alamin kung totoo ba ang sumbong sa kanya o hindi. Itong pangyayari na ito ang nagpapatunay na merong hindi alam si Yahweh, kasi kung alam niya na, bakit pa niya kailangan bumaba para alamin kung totoo nga ba o hindi ang sumbong sa kanya? Dito nagpapahiwatig siya na hindi siya sigurado kaya aalamin pa niya. Sa makatuwid, progresibo ang alam niya. Pero sino itong Yahweh na progresibo ang alam, ito ba ang ama o anak? Ang sagot dito ay ang anak, siya kasi ang nakilalang Yahweh sa lumang tipan, at ang alam niya ay nakadepende sa ama, kaya progresibo ang alam niya. Pinakita din ito ng anak noong siya ay nagkatawang tao, bago siya mamatay at mabuhay muli, ang sabi ng anak. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito, Mateo Kapitulo 24 Versikulo 36. Ngunit pagkatapos niya mamatay at nabuhay na muli, nag-iba na ang kanyang tono na parabagang nalaman niya, pero ayaw niya lang sabihin. Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Mga Gawa Kapitulo 1 Versikulo 7. Pero teka, sinasabi mo ba na ang anak ang nakilalang Diyos sa lumang tipan at hindi ang ama? Ang sagot dito ay oo. Kaya naman sa Juan Kapitulo 17 Versikulo 6, at sa Juan Kapitulo 17 Versikulo 25 hanggang 26, pinakilala pa ng anak ang ama sa mga tao. Tandaan na ang mga una niyang alagad ay lumaki na Hudyo. Sa makatuwid, kung nakilala na nila ang ama sa lumang tipan sa pamamagitan ng kasulatan ni Moses, walang nang pangangailangan na ipakilala pa ito ng anak sa kanila, kasi nga kilala na nila. Pero, sa mga bersikulong na banggit, pinakilala pa niya ang ama sa kanila. Sa makatuwid, hindi pa nila kilala ang ama, ito nga ay dahil, sa lumang tipan, ang nakilala nilang Diyos ay ang anak. Pero, kung totoo ito, bakit nasusulat sa Malakias Kapitulo 2 Versikulo 10 at sa Isaias Kapitulo 64 Versikulo 8 na tinawag nilang ama ang Diyos, anak naman pala ito? Ang sagot sa tanong ay, kasi sa pamamagitan ng anak na gawa ang mga tao, kaya naman tinawag ng mga tao na ama ang anak. Parang ganito, ikaw ay anak ng ama mo, ikaw ang panganay, ang tawag sa iyo ng ama mo ay anak. Dumating ang panahon na ikaw bilang anak ay nanganak din, tapos ang mga anak mo ay tinawag kang ama, kasi sa pamamagitan mo ay naipanganak sila. Ngayon, maliba na tawagin ka ng mga anak mo na ama, kasi ikaw ay anak ng ama mo? Hindi di ba? Ganito ang nangyari sa lumang tipan. Ang anak ang Diyos doon, siya ang firstborn o panganay, at sa pamamagitan niya, nagawa ang lahat ng bagay at ang tao na mababasa sa mga taga-Kolosas Kapitulo 1 Versikulo 16. Kaya naman sa lumang tipan, ang anak, bagamat siya ang anak, natatawag siyang ama ng mga tao. Ngunit, nung nagkatawang tao na ang anak, dito niya pinahayag ng lubusan ang ama niya. Kasama sa pagpapahayag na ito ay ang pangalan ng ama na dinala ng anak. At dahil naging kaysa tayo ng anak, naging ama natin ang ama niya at naging Diyos natin ang Diyos niya. Nasusulat, sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Juan Kapitulo 20 Versikulo 17. Mag-comment, mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa YouTube channel ko. Salamat sa panunood.